Yes po, magandang umaga po Sir Jeff and Siang Ami and sa lahat po ng nakikinig ng Teleradyo, magandang umaga po. Attorney, pwede na pong mag-register kahit saan po sa puntong ito? Opo, meron po projects ang dalawang proyekto po ang Commission on Elections, no? Sir Jeff, unahin muna natin yung ating regular registration. Ang regular registration po, magsisimula po iyan sa December 12 hanggang pong January 31, 2023. Ito po ay mula Lunes hanggang Sabado, 8 to 5 p.m. Except lang po sa December 24 and 31. Dito po sa regular registration natin, maaari pong pumunta ang ating mga kababayan na nais magparehistro sa kanilang mga election offices. Pero meron naman pong inihanda rin ang Commission on Elections para naman po sa ating mga kababayan na pansamantala pong malayo sa kanilang mga permanent residents by reason of their profession, occupation, business, o yung mga even yung mga estudyante nating nag-aaral dito sa NCR. Ito po yung tinatawag na Register Anywhere Project ng Commission on Elections. Sir Jeff, Siang Ami, magsisimula ito sa December 17, pero ito magra-run lang siya for 8 date lang po siya. So, pakilista na lang po sa ating mga kababayan, it's December 17, December 18, January 7, January 8, January 14, January 15, January 21, and January 22. Ang Register Anywhere project natin satellite registration site. Ito po ay maaari ko pong banggitin ang mga malls, ano? Sige po, go okay ahead. Lang po. Yes, po. Okay po. Ito po ay SM South Mall, SM Fairview, SM Mall of Asia, Robinson's Place Manila, Robinson's Place Galleria. Magkakaroon din po tayo sa GSIS main office. Ito po ay 2 straight weeks naman po ito na magsa-start po in January. Ma-standby lang po doon sa particular period na kailan po ang magsa-start ang registration sa GSIS. At magkakaroon din po tayo ng 1 day sa Senate of the Philippines at also sa House of Representatives. Opo. So, attorney, ito pong Register Anywhere Project. Para lang po sa mga, para mas malinaw, no? Kung ako nakarehistro, for example, sa Albay, tapos sa Manila ako ngayon, pwede akong pumunta doon, pwede magpa-reactivate kumbaga kung hindi ako nakaboto na paso. Ay, okay. Mm-hmm. Yan din po ang lilinawin natin, Sir Jeff. Ang Register Anywhere Project ay para lamang po sa bagong registration at yung nais po magpa-transfer ng registration. Mm-hmm. All others po, yung reactivation, correction or change of entries, doon po tayo sa ating regular registration, doon po sa ating mga election offices every Monday to Saturday po, Sir Jeff. Opo. Sa NCR pa lang po available itong proyekto ito, attorney? Kunyari sa Cebu ba or sa Davao, may mga ganito po bang programa? Ay, okay po. So ngayon po, Sir Jeff, ang pilot area po natin, yes po, sa NCR, pero kasama na rin po ang Nagasaki sa Camarines Sur, ang Legazpi City sa Albay, at ang Tacloban City po sa Leyte. So sa ating mga kababayan po na nandoon sa mga lugar na iyon, paki-standby lang po sa further announcement po ng ating COMELEC field office po para sa mga lugar po. Opo. Attorney, one more time para mas malinaw, sino-sino po ang pwedeng pumunta sa Register Anywhere Project? Okay. Ang Register Anywhere Project po, maaari pong magparehistro ang mga ating mga kababayan na pansamantalang nasa NCR at malayo po sa kanilang mga permanent residence by reason po ng kanilang trabaho, business, o kaya naman po kung sila ay mga estudyante. Maaari lamang pong magdala ng any ID po or patunay ng kanilang pagkakakilanlan. Maliban lang po, hindi po namin i-accept po ang sedula o kaya po ang police clearance. Pero all other valid IDs po ay i-recognize po ng Commission on Elections. For first-time voters po ito, no? Yes po, Sir Jeff. And also, dun din po sa mga magta-transfer din po ng kanilang registration. Opo. Yung mga gustong mag-correct po ng mga... Yung correction of entries po, Sir Jeff, sa regular registration po natin yon sa office po ng ating mga election officers. Again, that will run po from December 12 until January 31, 2023, Mondays to Saturdays, except po ang December 24 and 31. Para po yan sa regular registration.
Oh, ulitin ko lang po, Sir Jeff, ha? Yes po, regular registration po, December 12 to January 31, 2023. Pwede pong first-time registration, transfer, reactivation, transfer with reactivation, change or correction of entries. Ang Register Anywhere project naman po, magra-run lang po siya from December 17, 18, January 7, 8, 14, 15, 21, and 22. At ito lamang po ay para sa registration and transfer po. At attorney, mahalaga po na ngayong maluwag-luwag pa yung mga to at maraming mga pwedeng puntahan. Eh ngayon na po ito gawin sa mga nagbabalak, no? Huwag na mag-antay until last minute o kung kailan pa deadline na ulit. Yes po. Sa ngayon po, napaka maikling period lang po ang registration po na atin. Kaya po sana sa ating mga kababayan, makilahok po tayo at magparehistro po. Para sa mga nasa abroad, mga kapamilya natin abroad na gusto mag-register, paano po yun, attorney? Okay. Yes po. Doon naman po sa ating off of registration, ito po ay magsisimula po sa December 9. Ito naman po ay intended para sa ating mga kababayan na nasa abroad po sa period ng April 13, 2025 to May 12, 2025. Yung pong, kumbaga, during ng voting period po para sa 2025 NLE, nandun po sila sa mga abroad, at abroad. So, maaari po silang magparehistro po, pumunta sa mga malapit na embahada at konsulada po ng Pilipinas. So, mag-run po ang registration period po ng OFOV from December 9 until September 30, 2024. Attorney, thank you. Salamat sa mga paalala at syempre sa paghikayat po sa ating mga gustong bumoto at na hindi pa nagpaparehistro, lalong-lalo na po yung mga first-time voters. Thank you, yes, attorney. Po.